Base sa naging thumbnail ng video na ito, aalamin natin ang posibilidad na maaring ang One Piece ay hindi talaga nakatago sa Laugh Tale tulad ng inaakala ng mga nakakarami. May mga paksa tayong tatalakayin na magpapalakas sa teorya nating ito, na maaring ang mga bagay na inaakala nating totoo ay isa palang kasinungalingan. Ngunit bago natin simulan ang ating teorya, aalamin muna natin ang mga impormasyon tungkol sa sinasabing kayamanan na iniwan ng hari ng mga pirata. Ang One Piece ay ang sinasabing pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo, na siyang hinahanap at hinahangad ng halos lahat ng mga pirata. Gayunpaman, ang One Piece ay ang pangalang ibinigay lamang ng mga tao sa sinasabing kayamanan na natagpuan ng Pirate King na si Roger sa panghuling isla. Sa ngayon, ang tanging paraan lamang upang makapunta sa islang ito ay sa pamamagitan ng apat na mga road pony glyph na siyang makakapagturo sa lokasyon ng panghuling isla. Bilang ang tinaguriang hari ng mga pirata, si Roger ay isang maalamat na individual na kinikilala at hinahangaan ng halos lahat ng mga pirata sa buong mundo. Hindi lang dahil sa kanyang taglay na lakas pagdating sa pakikipaglaban, kundi dahil na rin sa kanyang naging pahayag sa huling sandali ng kanyang buhay. Bukod kay Roger, may isa namang maalamat na individual na kapareho ring ibinitay sa harap ng maraming mga tao, at namatay na tinatawag bilang isang sinungaling. Tulad ni Roger, si Mont Blanc Noland ay makailang beses nang naglakbay sa Grand Line kung saan siya nakatuklas ng mga kamangha-manghang bagay. 400 taon na ang nakakalipas habang naglalakbay ang grupo ni Noland ay inabutan sila ng isang bagyo na naging daan upang mapadpad sila sa isang isla. Sa isla ng Jaya ay nakilala ng grupo ni Noland ang isang tribo, na sa oras din na iyon ay lumalaganap sa kanilang isla ang isang malubhang karamdaman. Ang mga residente rito ay inaakalang isang sumpa mula sa Diyos ang sakit na ito, kung saan nag-aalay sila ng isang buhay upang mawala ang sumpa sa kanilang isla. Nagawang makumbinsi ni Noland ang mandirigmang si Calgara, na hindi gawa ng kanilang Diyos ang lumalaganap na sakit kung saan siya ay may kaalaman ukol dito. Sa panahon ding iyon ay nakagawa si Noland ng lunas na siyang nagpagaling sa kanilang mga karamdaman. Sa kaunting panahon na pamamalagi ni Noland sa isla ng Jaya ay nakabuo silang dalawa ni Calgara ng relasyon na matatawag nating isang malalim na pagkakaibigan. Kalaunan ay ipinakita ni Calgara kay Noland ang City of Gold, at inalok ng maraming ginto bilang pabuya sa ipinakita nilang kabutihan sa kanilang isla. Sa oras ding ito ay napag-alaman ni Noland ang tungkol sa isang puno, na siyang pinagmulan ng sakit at inutos sa kanyang mga tauhan na putulin ang mga ito. Gayunpaman, walang kaalam-alam si Noland na ang punong ito ay sagrado pala sa mga residente na siyang naging dahilan, upang paalisin sila ni Calgara sa kanilang isla. Sa panahon ring ito ay nalaman ni Calgara ang buong katotohanan, at humingi ng tawad kay Noland at sinabing magkikita pa silang muli ng kanyang kaibigan. Sa pagdating ni Noland sa kanilang lugar ay ibinalita nila sa kanilang hari ang kanilang natuklasan tungkol sa City of Gold, at inutusan silang maglakbay muli kasama ang hari. Subalit pagdating nila sa destinasyon ay wala na ang isla ng Jaya na siyang naging dahilan, upang magalit ang hari at binigyan si Noland ng parusang kamatayan. Si Noland at Roger ay ang magkaparehong individual na ibinitay sa harap ng maraming tao, subalit may malaki naman silang pagkakaiba sa kinalabasan ng kanilang naging kamatayan. Ang kamatayan o pagbitay kay Roger ay ipinakita sa panig ng mga nanunood, kung saan makikitang nakaharap ang hari ng mga pirata. Kabaliktaran naman ang naging pagbitay kay Noland kung saan makikita itong nakatalikod at ipinakita sa panig ng mga tagapagbitay. Si Roger ay kusang sumuko sa mga marino, habang ang kawawang si Noland naman ay pinarusahan sa kasalanan na hindi naman niya ginawa sa kanilang hari.
Sa oras ng kanilang pagbitay ay taas noong nakangiti ang hari ng mga pirata, habang si Noland ay umiiyak dahil sa pag-aalala sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa madaling salita, si Roger ay isang kabaliktaran sa nangyari sa buhay ng researcher na si Noland. Si Noland ay totoong nakatuklas ng City of Gold, subalit sa kasamaang palad ay namatay itong isang sinungaling sa mata ng maraming tao. Sa sitwasyon naman ni Roger, sinabi niyang mayroon daw siyang iniwang mahalagang kayamanan sa panghuling isla kung saan nagbunyi ang maraming mga pirata. Ang punto ko lang dito, maaaring isang malaking kasinungalingan ang mga sinabi noon ni Roger tungkol sa isang mahalagang kayamanan sa panghuling isla. Sa madaling salita, posibleng wala talaga sa Laugh Tale ang One Piece tulad ng inaakala ng halos lahat ng mga pirata sa buong mundo. Isa pa sa magpapalakas sa teoryang ito, ay ang karakter na ginagampanan ni Usopp sa grupo ng mga Straw Hat na may kaugnayan pagdating sa mga kasinungalingan. Mula pa noong ipinakilala ang karakter ni Usopp ay likas na sa kanyang mga pag-uugali ang kanyang mga kwento, na punong-puno ng mga kasinungalingan. Gayunpaman, karamihan sa mga kasinungalingan at kwentong gawa-gawa ni Usopp ay nagkakatotoo sa hinaharap. Kabilang na riyan, ang mga sinabi niya noon tungkol sa isang napakalaking goldfish na ang dumi ng isdang ito ay aakalain mong isang isla. Kalaunan sa Little Garden Arc ay nakasagupa ng mga Straw Hat ang isang napakalaking isda na maihahambing sa sinabi noon ni Usopp sa kanyang mga kwento. Kabilang rin sa mga kwentong ito, ang tungkol sa isang maalamat na Cerberus na kalaunan ay nakasagupa nila at nagkatotoo. Ang punto ko lang dito, maaring ang mga salitang binibitawan ni Usopp ay may malaking koneksyon sa mga bagay na inaakala nating may katotohanan. Kung babalikan natin ang mga nakaraang chapter, dito ay nagpunta ang mga Straw Hats sa Reverse Mountain kung saan may sinabi ang doktor na si Crocus tungkol sa panghuling isla. Gayunpaman, habang nagsasalita ang doktor ay patanong namang sinabi ni Usopp na totoo bang nasa Laugh Tale ang hinahanap nilang One Piece. Kung babalikan din naman natin ang Chapter 507, kung saan dito ay nakilala ng mga Straw Hat sa Sabaw di Archipelago ang Dark King na si Rayleigh. Dito ay sinabi ni Rayleigh sa mga Straw Hats ang tungkol sa naging pagsuko ni Roger, at ang kanilang nalaman matapos nilang makarating sa panghuling isla. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay tinanong na naman ni Usopp si Rayleigh kung nasa Laugh Tale ba talaga ang hinahanap nilang kayamanan na One Piece. Hindi nyo ba napapansin, na halos lahat ng mga individual na nakapunta sa Laugh Tale ay tinatanong ni Usopp kung talaga bang naroon ang kanilang hinahanap na kayamanan? Halos lahat ng mga pirata maging ang mga emperor, ay naniniwalang nasa Laugh Tale ang One Piece ngunit tila nagdududa pa rin si Usopp sa naging huling salita ni Roger. Kaya naman sa tingin ko, posibleng isa itong hint na wala talaga sa Laugh Tale ang One Piece kundi nasa iba itong lugar kung saan mahirap pasukin lalo na sa mga pirata. Marahil ang nakita lang ni Roger sa Laugh Tale ay ang mga pony glyph na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Void Century, at ang makakapagsabi ng totoong lokasyon ng One Piece. Sa madaling salita, ang kayamanan na nakita ni Roger sa Laugh Tale ay hindi talaga ang totoong kayamanan na pagmamay-ari noon ni Joy Boy 800 taon na ang nakakalipas. Kung magkatotoo man ang teoryang ito, may isang lugar akong naiisip na malamang doon nakatago ang One Piece at ito ay walang iba kundi nasa kamay na ng World Government. Mabalik naman tayo sa digmaang naganap sa Marineford noon, kung saan namatay ang emperor na si Whitebeard na nag-iwan ng napakalaking balita sa buong mundo. Ayon pa kay Whitebeard na kung darating na ang oras na iyon kung saan matatagpuan ang One Piece ay magiging balang buong mundo. Matatandaan nga rin sa Dressrosa Arc ay may kapareong sinabi rin noon ang dating Warlord of the Sea na si Doflamingo, tungkol sa sekretong itinatago ng mga Celestial Dragon.
Sa chapter 761 nga, ay may sinabi si Doflamingo tungkol sa kayamanang nakatago sa Morijoy o ang tinatawag nilang national treasure. Ayon pa kay Doflamingo, na kung sakaling mabunyag sa publiko kung anong kayamanan ang nakatago sa Morijoy o ang national treasure ay mayayanig ang buong mundo. Hindi nyo ba napapansin, na ang kayamanan na tinutukoy ni Whitebeard na One Piece, at ang national treasure na tinutukoy ni Doflamingo ay tila may pagkakapareho? Kaya naman sa tingin ko, posibleng ang national treasure na tinutukoy ni Doflamingo at ang One Piece na sinasabing nasa Laugh Tale ay iisang bagay lamang. Sa madaling salita, ang inaakala nating One Piece na nasa Laugh Tale ay walang katotohanan, at ang totoong One Piece na dating pagmamay-ari ni Joy Boy ay nasa kamay na ng world government. Kung ating iisipin, halos lahat ng mga pirata sa buong mundo ay gustong makapunta sa Laugh Tale kung saan sinasabing nakatago ang pinakamahalagang kayamanan. Kaya siguro ganon na lamang ang pangamba ng mga Celestial Dragon kung sakaling malaman ng mga pirata, na nasa kanilang kastilyo pala nakatago ang One Piece. Paniguradong magkakagulo ang buong mundo, at ang maraming mga pirata lalo na ang mga emperor ay magiging pangunahing target ang mga Celestial Dragon upang makuha ang kanilang inaasam na kayamanan. Sa madaling salita, ang nasa Laugh Tale ay posibleng mga historical pony glyph lamang tungkol sa Void Century, at impormasyon sa lokasyon ng totoong One Piece na nasa world government. Kaya siguro ganon na lamang ang tawa ni Roger at ng kanyang mga tauhan, dahil hindi ito ang inaakala nilang kayamanan na makikita nila sa panghuling isla. Ito na marahil ang dahilan kung bakit pagkatapos makarating ng mga Straw Hat sa Laugh Tale ay magdideklara agad si Luffy ng digmaan laban sa world government. Bilang tinatawa ng angkan ng mga di, babawiin ni Luffy ang One Piece na noon pa man ay pagmamay-ari na ng kanilang mga ninuno, maraming taon na ang nakakalipas. Shoutout po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at muli, maraming salamat po sa magpahanggang ngayon ay patuloy pa ring sumusuporta.